Hoy, tara na. Magsagot na tayo ng module. So much up. Dali! Nandar pa ako eh. Ang teddy pa. Anong week ka na ba? Ha? Ay. Ikaw? Ako week 4 na. Ayan, di ba? Babasahin mo yan. Tapos pag nabasa mo na yan, nandiyan na yung sagot. Kaya ito rin, hindi ko maintindihan. Ate, paano isolve to? Anong formula nito? Wait lang muna, tapusin ko lang ito kay Evelyn. Basta basahin mong maigi, tapos intindihin mo. Nandiyan na rin naman yung sagot eh. Pati dito sa 1, 2, 3. O, oh, ikaw, ano sa'yo? Pati... Ito, Teo, anong gagawin dito? Ganto yan. Basahin mo rin tong maigi, tapos... Instrumento. Nandyan na rin yung sagot. Tapos, ano, intindihin mo lang yung tanong, makikita mo na rin dyan, tapos dito mo tignan. Eh, ito, te. Parehas lang ba yun dito? Oo, ganyan din yun. Parehas lang. Ate, eto, paano sa akin to? Paano i-solve itong formula nito? Ano ba yan? Hindi na ako nakasagot ng akin. Puro na lang sa inyo. Eh, ikaw lang naman kilala namin may alam dito, te. Kasi napag-aralan mo na yan. Putot mo ng bola. Kapaka na nga. Tingin nga. Ah, ito yung formula niyan. Eto, sundan mo na lang yan. Eto na yung example. Sundan mo na lang. Ah, sige, te. Salamat. O, basta, pag ano, pag-igihan nyo lang para maaga tayo makapag-submit bukas ng module. Kung may tanong kayo, tanong nyo lang sa akin. Okay? Okay. Sige. Sige, te. Talika! Pa! Ay, nasa kansada ka na naman! Tapusin mo yung module doon. Ay, tapos na yung module niya. Tapusin mo yung tayo. Tapusin mo yung module doon. Tapusin mo yung module doon. Mama naman, akala ko po ba yung nakapasagot mo? Ay, sorry, ikaw. Masasabi mo. O, sige ah. Pag ano at tayo ng grades ha? Ako magsagot ng module mo. Parang ako nag-aaral. Edwin! Uwilis mo lang pansan. Papa naman eh. Magawa na yung class na ako. Nag-git lang yan! Ano? Okay. Ang gawa mo dyan, magsisimula niyo ako ng class, hindi ka ba ready? Mga pambiling doon din. Yung okay lang ba kung dito mo naman yung connecting, okay? Kasi lagi nilang problema yung wifi. Sige, okay. Dito ka na lang mag-connect ang wifi para walang problema ang wifi sa pag-ano. O, ano yung telephone? Dito ay nalang yung wifi. Sige, dito kayo. Sabigay niyan. Turuan mo ako dito. Mat kasi hindi ko maintindihan. Ha? Ano na ba anak? May mahirap yung nato ha. Hindi ko alam. Ano man ang pintor lang ako? Hindi ko alam to. Tanong sa ako. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Isa sa mga iniwang kataga ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Ngunit sa panahon ngayon ng pandemic ay ito ang dinaranas ng ilan nating kabataan sa kanilang pag-aaral sa ngayon.
Gumawa ng aksyon o akbang ang ating gobyerno upang maipagpatuloy ang bawat edukasyon ng mag-aaral sa ating bansa. Ito nga ay sa pamamagitan ng module at online schooling. Sa ginawang hakbang na ito ng ating gobyerno ay may mga advantages at disadvantages nito. Ang mga advantages nito ay less na ang pang-araw-araw na baon ng bawat estudyante at pamatahe kung medyo malayo ang kanilang school, kailangan bumiyahe pa. Less na rin ang mga gastos sa projects at lalong-lalo na sa mga uniform. Di na rin kailangan magmadali ng mga estudyante o mga kabataan na bumangon ng maaga dahil malilate sila sa kanilang pagpasok. Dahil dito ay sa bahay lamang sila mag-aaral. Advantage ito sa mga kabataan na fast learner na tinatawag o magbasa lang ay madali silang matuto. No? Dahil sa dahilang sa bahay nga lang sila nag-aaral, after nilang mag-module or mag-online school, makakatulong na sila sa mga gawain sa kanilang mga magulang. Ngunit ang disadvantage talaga nito, malungkot man isipin, talagang may mga kabataan talaga tayo na mapupurol o mahihina pagdating sa pag-aaral, na talagang nangangailangan sila ng gabay sa kanilang pag-aaral, kaya nga may teacher na tinatawag. Kaya sa mga pamilya, magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, mga magkakaibigan, kung meron tayong mga kaibigan o mga estudyante na kakilala na nangangailangan ng gabay o tulong sa kanilang pag-aaral regarding this module and online schooling, bigyan po natin sila ng gabay dahil talagang hindi po ganun kadali. At napaka-importante po na matatapos nila ang module at ang online schooling na ito, na nauunawaan nila ang kanilang inaaral. Ano man po ang kaloobin nyo regarding this module and online study ng ating mga kabataan, ay feel free po na mag-comment sa comment section at pag-usapan po natin. At hindi lang naman po yan ang mga dinadanas ng ating mga kabataan sa ngayon. Isa lamang po yan sa mga example. At alam naman po natin na mas marami pang dinaranas at mas marami pang nahihirapan sa online at module na tinatawag na ito. Kung bago ka sa aking channel, I don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong uploaded kong videos. Ayos ba tayo doon?